So what's up mga kawakis, nandito na naman tayo para sa panibagong video. Ako nga pala si Leon ng Campus and welcome to my channel. So sa araw na ito, pag-usapan natin mga bagong patakaran na in-implement ni Senator Gordon. Bago natin simulan ang video, huwag niyo kalimutan i-like at subscribe ang channel nito. Huwag niyo na rin kalimutan i-hit yung notification bell lang sa ganoon sa susunod kong video ay ma-notify kayo. So ano pang inihintay natin? Simulan na natin mga kawakis. So ano nga ba mga bagong patakaran na in-implement ni Senator Gordon? Isa sa mga usap-usapan ngayon ay ang bagong batas na pinatupad ng LTO. Ito ay ang Republic Act 11235 o mas kilala sa Doble Plaka IRR. It is said na in-implement ito kung sa ganun ay ma-reduce ang crime rate sa Pilipinas na nag-i-involve sa mga motorcycles o yung mga krimen which is involved ang mga motorcycles kagaya na lang ng riding in tandem at saka pang hold up na merong gamit na motorcycles. So ang ibig sabihin ng doble plaka ay paglalagay ng dalawang plaka sa ating motor sa harapan at sa likod. At ang plakang ito sa harapan ay 135mm ang lapad at 85mm naman ang taas. So parang cellphone ang laki nito. Imagine putting this decal plate into reinforced speed say 1000. John Norris putting this decal plate into his Ducati Speciale. Imagine Breezy Rider merong decal plate sa harapan ng kanyang NK400. So sa reason ni Senator Dick Gordon na ito ay magpapababa sa crime rate na nag-involve ng mga motorcycles is sa opinion ko ay hindi ito effective. Kasi nga, bihira lang tayo makakakita o makakarinig ng mga kriminal na gagamit ng sariling plaka. Mga kriminal ay may maraming paraan. Tsaka pwede lang silang maggawa ng sariling plaka o magnakaw ng ibang plaka. Hindi naman sa binabara ko ang opinion ni Senator Gordon. Eh, meron din tayong karapatan na maglahad ng ating opinion kasi nga mga motorcycle lovers tayo. Dapat ay may pakita rin natin ang ating opinion. At saka dapat ay may lahad din natin ang opinion na sa ganun makita nila kung ano ang magiging effect nito sa mga motorcycle lovers. Saka nakasulat sa article na ito ay dapat visible ang decal plate na ito within 15 meters. So ini-expect natin na dapat malilinaw pala talaga ang mga mata ng ating mga enforcers, di ba? Kasi 15 meters, medyo may kalayuan yun, di ba? Subukan nyo ngang gumawa ng at least karton man lang, mga kawakis. Subukan yung guntingin ito at isukatin ng 85mm yung taas at saka 135mm yung lapad. At saka lagyan nyo ng malalaking letters or numbers. Ilagay nyo sa 15 meters distance kung makikita ba talaga ito or visible ba talaga ito. So again, sa opinion ko ay hindi po magiging effective ang ganitong bagay o ang doble plaka sa pagbaba ng crime rate sa Pilipinas. Kasi hindi po matatakot ang kriminal sa doble plaka. Siguro ay mas matatakot sila kapag tantad ng CCTV ang isang lugar. Madaling may trace ang kriminal kapag mayroong CCTV sa bawat kanto ng lugar na pupuntahan ng kriminal. Siguro ay mas matatakot sila sa mas maraming CCTVs kasi mas maraming matang nakapalibot sa kanila kaysa sa doble plaka. Kasi ang doble plaka ay pwede lang dayain yan ng mga kriminal. Alam naman natin mga kriminal, di ba? Maghahanap at maghahanap ng paraan yan kahit doble plaka pa yan. Hindi lang yun ang bagong patakaran na pinapatupad ni Senator Dick Gordon. Marami pang batas ang ipapatupad ngayong taong ito. Gaya na lang ng agarang pagre-report sa LTO kung meron kang ibibentang motor. At kapag inabutan ka ng 5 days na hindi mo ito may report sa LTO, ay magmumulta ka ng hindi bababa sa 20K at hindi lalagpas sa 50K. Imagine, 50K. At hindi bababa ng 20K. Presyo na ng motor yun, di ba? Imbis na ang buyer na lang ang magdadala ng hassle kung merong bibilhing motor, e pati na rin yung seller. Marami ng kailangan dapat gawin. Instead na may lahad mo yung valuable time mo sa mga mas importante pang bagay, ay may lalaan mo ito sa time-consuming na bagay na ito.
Alam naman natin na laging puno, laging maraming tao sa LTO. Tsaka hindi tayo agad-agad na na-accommodate sa LTO. Kasi nga maraming tao palagi doon. So what if kailangan nating may benta agad ang motor for emergency purposes? Tsaka wala kang oras na pumunta sa LTO agad-agad kasi nga emergency situation nga eh. So ayun nga, wala tayong magagawa doon kahit na emergency situation na kailangan nating i-report sa LTO na meron tayong ibibenta ang motor. At isa pa rito ay ang pag-drive ng walang plaka, magmumulta ka naman na hindi naman lalagpas ng 100K. Medyo may kamahalan. At yun ay acceptable naman. Sino ba namang rider ang magdadrive ng walang plaka ang motor? Depende na lang kung for registration pa ito, wala pang plakang na-release ang LTO para sa kanila. At hindi lang ito mga kahokis. Meron pa. Ito ay ang agarang pagre-report sa LTO kapag nasira ang ating plate number. Kapag inabutan ka ng 72 hours na hindi mo na-report sa LTO, na nasira ang plate number mo, eh guess what? Makakapagmulta ka ng hindi bababa sa 20K. I mean, wow! Wow! Wala akong ibang masasabi. 72 hours! It means 3 days! What if meron kang other priority stops na kailangang gawin? At saka hindi ka agad nakapunta sa LTO? Kasi nga, on the time na pumunta ka sa LTO, maraming tao. At saka alam mong hindi ka agad ma-accommodate, uuwi ka muna kasi meron kang mas importanteng bagay na kailangan gawin. What if merong emergency sa bahay? What if merong kang kailangan bantayan sa hospital? Ano ang gagawin mo? Diba? Okay, acceptable naman ang bagay na yun kung at least ginawa man lang 1 week ang ultimatum. At saka mga kaokis, pansin ko lang sa mga bagong batas nito, puro may kamahalan ang multa. Hindi bababa ng 20K. So marami pang batas na pinapatupad ang LTO. Hindi ko na lang iisa-isahin kasi baka ma-heblog yun sa kakaisip mga kahokis. Well, balik tayo sa doble plaka na topic mga kahokis. Paano natin ikakabit ito kung wala tayong enough space para lagyan ng decal plate nito sa ating motor? Well, ayon sa batas, eh kahit big bike pa man yan or smaller bikes, ay obligado pa rin ang may-ari ng motor na mag-provide ng bracket upang malagyan ng decal plate. So yun mga kahokis, labag man sa kalooban ng ibang mga riders dyan, ay kailangan nating sundin ito kasi nga batas ito. So at this part mga kahokis, itatanungin ko kayo. Agree ba kayo sa bagong patakaran na ito? I-comment nyo lang yung mga opinion nyo nang sa ganun yung mabasa natin isa-isa mga kahokis. Ayun na nga kahokis, yun lang ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Sana'y may review nilang pinatupad nilang batas na ito nang sa ganun yung maging less hassle sa mga motorcycle enthusiast. Tsaka ito ay karagdagan sa hassle at saka time consuming. Well, okay naman yung hangarin niya kasi nga for safety reasons, pero sa opinion ko nga hindi ito magiging effective kasi nga basta criminal, meron paraan yan. So, hindi naman sa binabara ko sila. Let it be and tingnan natin kung magiging effective ba ito. So, ayan mga kaokis, huwag niyong kalimutan ilagay ang mga opinion niyo sa comment section. At yun lamang ang pag-uusapan natin sa araw na ito mga kaokis. Thank you for watching. And stay updated sa mga susunod kong videos. So by the way, bago natin tapusin ang video na ito, huwag mong kalimutang i-like at i-subscribe ang channel na ito. At i-hit na rin yung notification bell lang sa ganun ma-notified kayo sa mga susunod kong video. So once again mga kahokis, ako nga pala si Leonel Campos. Wishing you all good luck and ride safe mga kahokis. Thank you.